What's up guys? Ayan, mukhang nagustuhan yata ng may-ari ng Kimco Philippines yung mag-review natin. So, meron ulit silang pinapareview sa atin na bagong motor. Kaka-launch lang dito sa Pilipinas. Ang motor po na kanilang gustong ipareview sa atin ay ito po ang KRV 180i TCS. Ayan, may type S pa. Ang meaning po ng KRV is Kimco Renew Your Vision. Ayan, kaya po KRV yan. Ito pong motor na ito is 175.1cc. Singular barrel cam, 4-stroke, 4-valve, single-cylinder, liquid-cooled, fuel injection. Ang max horsepower po niya is 17.3 PS at 7,500 RPM. Ang max torque naman po niya is 15.68 Nm at 6,000 RPM. Ang transmission po niya is CVT, belt-driven na po yan. Ayan, kung makikita ninyo, naka-expose po ang kanyang belt. Ang dry weight po niya is 143 kilograms. Seat height is 795 millimeter. Ayan, papakita ko sa inyo yung seat height niya sa actual, no? So, ako po ay 5'7". Papakita ko po sa inyo kung kumusta ang riding position kapag 5'7 ng rider. So, okay naman siya. Tapos, ang kinagandahan sa motor na ito ay meron siyang grocery board dito. At kahit meron siyang grocery board dito, unlike sa iba, ito pong sa motor na ito ay pwede mo pang i-stretch ang iyong paa. Ayan, kapag nangangawit ka na. Yung tangki po ng kanyang gasolina is nandito na po sa left side sa bandang harapan. Ang capacity po niya is 7.2 liters. Ayan, para buksan yan guys, ikutin mo lang yung kanyang susian ng clockwise. Ayan na po. Iyon o, galing. Ayos di ba? Ang kanyang front tire size is 110x70x13. Sa likod naman is 130x70x17. Ang tatak po niyan is Maxxis. Front suspension po niya is telescopic. Ang rear suspension naman is unit swing arm. Front brake system is 270mm disc with ABS. Sa likod naman is 234mm disc with ABS. At syempre, huwag natin kalimutan, meron po siyang traction control. So sa presyo niya na 189,000 pesos, keyless na po yan. Ito po yung kanyang key fob. Dito guys, para ma-operate mo yan. Ayan guys, ito muna yung pipindutin mo bago mo maikot yung kanyang susian. So pag pindut mo, magiging blue ito. Ayan, pwede mo nang ikutin yan. So titignan naman natin ngayon ang kanyang upuan. Ayan, para mabuksan yan, pipitin mo counterclockwise itong kanyang susian. Ayan, oh. Ayan po. Wala siyang seat damper pero meron siyang spring dito para hindi bumaba yung kanyang upuan. Ano. Ang capacity po ng kanyang compartment is 25 liters at meron na po siya kaagad ilaw every time na i-open mo ang kanyang upuan. Tapos dito naman yung kanyang air filter, dito po siya papalitan. Dito naman, pag binuksan mo to, dito ka pwedeng mag-change oil. And then dito naman is yung kanyang radiator coolant. Tapos sa motor na to guys, meron siyang tinatawag na PTM technology or power transmission matrix, no? So dito po yung kanyang CVT, tapos dito naman yung kanyang belt. Hindi katulad ng mga ibang motor na scooter, yung transmission po niya nakalagay dito sa swing arm. Ngayon po dito, ang nakalagay lamang is yung kanyang belt. Gulong, ayan, hindi po naka-attach dyan yung makina. So dati, sumasabay yung makina sa galaw ng swing arm. So dito po, naka-separate yung kanyang swing arm, ano. At ang kinagandaan nito is naka-balance yung kanyang weight. So nandito yung kanyang radiator coolant. Ito yung belt, ito rin yung kanyang swing arm. Tapos nandito yung kanyang CVT. So yung balance mo bilang rider, hindi nandito lamang, nasa gitna siya. Tapos idagdag mo pa yung kanyang monoshock, ano. Yung suspension po ng KRV natin guys, meron siyang tinatawag na KSS or Kimco Suspension System. Ito po yung bago nilang shock absorber na single lamang, ano. Pagdating naman sa ilaw ng motor na to, lahat po is LED. Ayan, kapag sinwitch on mo po ang kanyang susian, meron po siyang daytime running light at ganyan po yung itsura niya. And then yung headlight po niya is ganito yung itsura. Yan. Kapag hinay natin, ganyan po yung itsura niya. Tapos meron din siyang passing light. Ayan o, passing light mo. Yan. Tapos sa tail light naman, ganyan po yung itsura niya. Parang sports car, ano. Tapos kapag pinreno mo, yan, ganyan po yung itsura niya o. Tapos yung kanyang signal light is parang kotse, no. Running siya o, yan o. Tapos meron tayong naririnig na clicking sound. Ayan. Yun po yung indicator niya. Kahit po sa hazard, meron din siyang clicking sound. Yung kanyang headlight po is tinatawag nilang Falcon headlight. Sa taillight naman, ang tawag po nila is 3D light sculpture
LED Daylight. Yung kanyang bar end maganda, silver yung kulay. Hindi ko lang alam kung stainless ba to or chrome lang. Tapos yung handle grip naman niya, medyo may katigasan. Ito naman yung itsura ng kanyang side mirror, yan. Tapos dito banda, meron siyang separate LCD dual instrument dashboard, no? Pakapogi naman pakinggan nun pag inon natin, guys. And ito yung iyong speedometer, RPM, fuel gauge, temperature gauge, voltmeter, then pag pinindot mo tong adjust, makikita mo dyan yung kanyang odometer, trip, and then yung kanyang service, and then dito banda, dito mo makikita yung kanyang mga warning lights, kagaya ng traction control, ABS, and check engine, hazard light, or signal light, at yung iba hindi lang visible dito. Ayan, lalabas siya kapag may problema yung motor mo. Ito ang kinagandahan dito, meron siyang grocery board at meron na siyang naka-reading hook kaagad. Ayan. And then may lock siya sa taas, ayan o. Nag-i-spring po siya. And then, pag hindi mo naman gagamitin, pwede mong itupi. Ayan. Tapos, dito meron siyang bulsa na napakalaki, no? Grabe, no? Ang laki ng bulsa niya. And then, dito meron siyang USB charger. Ayan, meron siyang fast charger at normal charger. Yung isa is 2 amperes, yung isa naman is 3.0 amperes. Ayan. Dito guys, yung kanyang traction control, pwede mong i-on, pwede mo ring i-off, ayan, depende sa rider. Tapos ang kinagandahan sa motor na to, naked yung kanyang manubela, no? At medyo may kataasan yung kanyang manubela. Ang available na kulay naman po sa KRV natin is silver, blue, black, and purple, no? Apat po yung pagpipilian mong kulay. Right, subukan naman natin itong KRV sa loob ng truck. So, naka-off ang ating traction control. Subukan naman natin from 0 to 100 kung ilang minutes. Ayan na, let's go! 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Okay, ang sabi nila is 44 degrees ang kanyang lean angle. So, testingin natin. Uy, maganda siya pang bankingan, ano? Okay siya pang banking. Bagay na bagay sa marilak ito. Smooth yung kanyang takbo, ayan. Okay naman yung kanyang arangkada. Sakto lang, yung hindi naman nakakabigla yung kanyang pag-arangkada. Pero ang talagang ini-enjoy ko dito yung banking niya, eh, no? Tamang-tama lang yung kanyang power, ano? Pang everyday use. At hindi ka mag-aalangan pagka liliko ka ng mabilis. At sa comfortability naman, mas malapit sa katawan ko yung kanyang manubela. At sa height ko 5'7", no, maluwang pa rin yung aking leg room. Hindi naman tumatama sa manubela. Sa siko ko, hindi naman. Sa dito, hindi naman tumatama. Tama lang. Sa comfortability guys, maluwang yung aking space para sa aking paa. Cameraman natin, oh. Okay, banking tayo. Okay, di ba? Walang-walang sinabi yung mga ibang motor nito pagka bumabanking. O nga pala, no, nakalimutan ko. Yung braking naman nito, no, try natin yung kanyang ABS, guys. Doon tayo sa straight, try natin yung kanyang braking. Unahin natin yung harap, tapos likod, and then sabay. Okay, preno sa harap. Ah, hindi nag-lock ang gulong sa harap. Sa likod naman tayo.
Narinig nyo? Eh kung sabay naman. Sabay! Malakas ang preno niya pagkasabay. Okay naman. Eh kapag pepreno sa ano, sa kurbada, okay naman, kumakapit naman, hindi dumidiretso yung manibela. Bisan kapag pumipreno kasi sa liko, dumidiretso yung manibela eh, no? Arangkada, tama lang, lalo na pag nakapatay ang traction control, ayos yung kanyang gauge, ano, malapit lang sa yon. Hindi ka parang alangan sa traffic. Ayan si Sergio ng All About Wheels, nga pala kasama natin ngayon. Siya rin yung nagsushoot sa atin. Yeah, nice experience para dito sa KRB 180i. Maraming salamat sa Kimco Philippines. At tayo ang unang nakapag-try nito. Or isa tayo sa naunang nakapag-try ng ganito klaseng motor. At hindi rin siya basta-basta, ano. Nasa 189,000 din siya. At masaya ako dahil pinagkakatiwalaan nila tayo, no. Ayan, at masasabi ko naman talagang maganda ang inilagay nila dito sa motor na to. Inimprove talaga nila ang kanilang mga scooter, ano, at kahit nasa 175cc lamang po siya, ganito na ang kanyang setup, parang yung kanilang flagship na AK550. At sa tingin ko lang, talagang okay itong pangtapat sa mga sikat na mga 150 scooter natin sa Pilipinas. At ako mismo, gusto ko rin magkaroon nito, dahil sa bukod na napakaangas ng kanyang itsura, makabago ang kanyang technology nilagay dito, no. So yun, maraming salamat sa Kimco Philippines at sa mga nanood sa ating vlog ngayon. Eto na po, pinakilala ko po sa inyo ang KRB 180i. Check nyo lang po ang Facebook page ng Kimco Philippines para sa karagdagang impormasyon kung saan makakabili ng ganitong klaseng motor. Right guys, maraming salamat at dito ko muna tatapusin ang ating vlog. Ayan, sana marami pa tayong motor na matest ride in the future. Right guys, see you next vlog. Read for speed. Bye.